Last night I had a dream. I dreamed that I was walking along the beach with the Lord. And across the sky flashed scenes from my life. And for each scene I noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to me and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. And I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigilaw naming tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao, at kung samang abutin kayo ng pabalitang ito. Good morning po, November 5, 2021. Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you. Muli tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Sumapit na naman ang ating tayo sa programang Tinapay ng Buhay, ating pong morning devotional. Pangunahan natin ang ating umaga sa pamamagitan ng pagkain ng salita ng ating Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating paksa ay may pinamagatang Grace Implanted. Yan. Napakaganda po, mga kapatid. Biyaya. Ano po? Itinanim na biyaya. Yan. Grace Implanted. He held me in His hands. He gave me strength to face the coming day. Ngunit bago tayo pumalakot sa ating pag-aaral, ano, mga kapatid, tayo muna ay magtagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang time team na panalangin. Dakila at pagpalang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa panibagong duktong ng buhay na pinagkulob mo. Salamat, Panginoon, narito muli kami at binayaan kami ng panibagong buhay at kalakasan. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa umagang ito, humihiling kami, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan na nanggagaling dyan sa iyo, sa kitaas-taasan. Pangunahan kami sa pag-aaral sa umagang ito. Ini-invite namin ang banal na Espiritu, Panginoon, na manguna sa amin. Buksan ang aming puso at isipan, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga listeners. Pagbalain sila, Panginoon. May bahagi nila ang mensaheng ito, ang magandang balitang ito sa kanilang mga mahal sa buhay, kasama sa trabaho, mga taong nakapaligid sa kanila at lalong-lalo na mga hindi pa nakakilala sa iyo. Patuloy kang kumakatok sa kanilang mga puso, Panginoon. Nawa ay pagbuksan kanila. Sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, ay bigyan kami ng kaunawaan sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Ngayon din, pakalinisin kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa iyong panalangin. Sapagkat ito'y aming hiniling sa alang-alang sa matamis na pangalan na ang Panginoong Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Kapatid, nasa buwan pa rin po tayo ng ating monthly team na may pinamagatang The Great Controversy. Ano po ang malaking tunggalian? At sa umagang ito, ang ating paksa ay may pinamagatang
implanted grace o yung itanim na biyaya. Ayan. Napag-aralan nga natin noong nakaraan na talagang doon pa lang sa halamanan ng Eden ay naroon na yung magkasala ang ating mga magulang, part na ng biyaya yung pagbibigay niya ng alitan o kauputan sa paggawa ng masama, ano po, between enmity, between good and evil, ano po. Ang biyayang itinanim ni Kristo, mga kapatid, ay sa kaluluwa sa bawat isa sa atin ay siyang lumilikha sa tao ng pakikilight, yung laban kay Satanas, yung hate na hate natin sa Satanas, yung pong part yun ng biyaya. Ano po, kung wala ang humihikayat na biyaya at bumabagong kapangyarihan, ang tao ay mananatiling bihag ni Satanas. Ano po, isang alipin na laging handang gumawa ng kanyang ipinag-uutos. Ayan, mga kapatid, kung wala pala yung biyaya, patuloy tayong in love na in love sa paggawa ng kasalanan. Ano po? Ayan, datapat ang bagong simulain sa kaluluwa ay lumilikha ng labanan sa dati-dati ay kinaroroonan ng kapayapaan. Ang kapangyarihan ibinigay ni Kristo ay nakakatulong sa tao na lumaban sa malupit at manggagaga. Ayan, yung which is pertaining to Satan and his angels. Ano po, mga kapatid? Ang sabi dyan sa Galatian 5:16 and 17, ang sabi dyan, I say then, walk in spirit, lumakad daw tayo, espiritu, and you shall not fulfill the lust of the flesh, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do that the things you wish. Ayan, lumakad tayo sa salita ng ating Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, upang hindi na talaga natin magawa yung tawag ng laman, yung carnal, yung flesh, mga kapatid. Ito yung ninanais ng ating Panginoon para sa atin. Sabi dyan, ang kapangyarihan ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo, ay nakakatulong sa tao, sa iyo at sa akin, na lumaban. Ano po, yun ang sabi ng ating Panginoon. Sino mang nakikitang nasusuklam sa kasalanan, sa halip na umibig dito, sino bang lumaban at nananagumpay sa pusok ng damdamin na gahari sa kaluban ay nagpapakilala ng paggawa sa isang simulaing ganap na mula sa itaas. Ayan, mga kapatid, halimbawa, isang example ay pumasok tayo sa isang Kristiyanong pamumuhay, panibagong buhay, tayo born again, tayo bininyagan, tayo pumasok sa buhay na ino-offer ng ating Panginoon, yung ating mga dating gawi ay hindi na natin magagawa, sapagkat tayo ay lumalakad na sa pamumuhay na ninalais ng ating Panginoon para sa atin. Ganoon po, mga kapatid, ang paglalaban ng naghahari sa Espiritu ni Kristo at Espiritu ni Satanas, mga kapatid, ay nahayag na kapunapunang paraan na ginawang pagtanggap ng sanlibutan kay Jesus. Merong pagbabago, mga kapatid, pag tayo umpisang tinanggap natin ng ating Panginoong Hesukristo, merong changes na mangyayari. Ayan, mga kapatid, hindi dahilan ng pagpapahayag niyang walang yaman sa sanlibutan, walang gilas ni karangalan, kung kaya itinakwil ang ating Panginoon ng Hudyo. Anong dahilan, mga kapatid? Isa sa dahilan ay nakita nilang mayroon siyang kapangyarihang higit na makapagpupuno sa kakulangan ng mga panlabas na kalamangan. Ayan. Sapagkat kasi ang gusto lang ng mga Pariseo at mga eskriba ay talagang sila sa kanila lamang sumunod ang bayan ng Diyos. Ngunit hindi po ganun, sapagkat sila ay salungat sa mga ilang katuruan na hindi naayon sila sa banal na kasulatan. Mga kapatid,
Datapat ang kadalisayan at kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang naging dahilan na ikapupuot ng mga makasalanan sa kanya ang kanyang kabuhayan ng pagtanggi sa sarili at pagtatalagang walang bahid ng kasalanan ay isang namamaligang pagsaway sa isang palalo at mahalay na bayan. Ayan. Ito ang kumikilos ng kanilang pagkapuot laban sa anak ng Diyos sapagkat ang ating Panginoon po ay pure, dalisay. Dito ay ang ating kaaway si Satanas. Ayan, kaya nga na sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa isang alaga ni Satan, get behind me. Nung panahon na yon, mga kapatid, ang mga leader ay talagang nagpagamit sa kaaway, mga pariseo at mga eskriba, gayon din ng mga tao na nabulag, spiritual na bulag, hindi nila nakikita yung katotohanan ng mga panahon na iyon, mga kapatid. Si Satanas at ang masamang anghel ay nakisama sa mga masasamang tao. Ayan, ginamit sila. Hindi na naman po ang gawain ni Satanas, ang tuksohin ang sangkatauhan. Aralan nga natin kahapon na talagang alam ng kaaway na maikli na lamang yung time na kanyang nalalabi. Kaya't hanggat maaari ay hahanap at hahanap yan ng makakaramay. Sawa-sawa. Sama-sama sila. Ayan, mga kapatid. Si Tanas at ang masasamang anghel ay nakisama sa masasamang tao. Ang lakas ng buong hukbong tumalikod ay nagbabangon ng paghimaksik laban sa tagpagtanggol ng katotohanan. Kaya doon pa lang sa Genesis ay sa pumpisa pa lang ay yung pagbibigay ng warfare o yung hostilities o yung enmity between good and evil ay part na yun ng biyaya, mga kapatid. Itinanim sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, ay unti-unti yung lalago at siyempre yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pakipag-alit ding iyan ay naghahayag ng laban sa mga sumusunod kay Kristo katulad ng paghahayag laban sa kanilang Panginoon. Ang sino mang nakikita ng kasuklam na likas ng kasalanan at sa pamamagitan ng lakas na mula sa itaas ay nakipaglaban sa tukso ay walang hanggang pagsalang makagigising sa pagkapuot ni Satanas at ang kanyang mga kampo. Ayon, ang sabi dyan sa 1 Corinthians 15:10, sabi, mga kapatid, datapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ngay ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan, bagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. Doon, mga kapatid, yung grace na itinanim, yung biyayang itinanim, magbubunga, not in vain, ang sabi dyan sa 1 Corinthians 15:10, yung gift of grace, it will not be in vain, sapagkat lumalago, nakita sa ating pamuhay, yung pagsunod sa ating dakilang lumikha sa ating Panginoong Hesukristo. Talagang si Jesus Christ pa rin, mga kapatid. Lumapit tayo sa ating Panginoon kung ano tayo. Kasi minsan tayo, mga sangkatauhan, ang ating ideology ay talagang, teka muna, bago ako pumasok dyan, aayusin ko muna yung aking sarili. Magpapakatuwid muna ako bago muna ako pumasok sa isang Kristiyano. Hindi po ganun, mga kapatid. Tayo lumapit sa ating Panginoon kung ano tayo. Tatanggapin niya tayo. I-embrace na tayo, mga kapatid. Tayo nga ay minahal niya tayo. Mahal niya tayo. Mga kapatid? Tanggap niya tayo kung ano tayo. At paglapit natin sa ating Panginoon, unti-unti, mga kapatid, change will happen. Ang pinagmulan po ng kautusan at ang biyaya, mga kapatid, ay iisa lamang. Ayan, ang ating Panginoon po. Iisa lamang ang pinagmulan niyan, mga kapatid.
ang pagkapuot sa malinis na simulain ng katotohanan at sa paghamak at pag-uusig sa mga nagsisipagtanggol dito ay mananatili habang nananatili ang kasalanan at makasalanan, sapagkat nga ay we are living in the sinful world, mga kapatid. Patuloy ito. Ito'y mawawala lamang sapagkat kung ano po, dumating na at ang Panginoon at naroon na yung judgment, binigay, ibibigay na yung verdict, ano, mga kapatid. At alam naman natin, pabor, ano po, favor in favor ang judgment ng Panginoon sa mga matutuwid, ano. Ang alagad ni Kristo at ang mga alipin ni Satanas ay hindi magkakaisa kahit kailan. Never, mga kapatid, ano. You cannot combine truth and error, ano, mga kapatid. Ang kinatitisuran sa krus ay mananatili pa. Sabi nga dyan sa ikalawang Timoteo, kung tayo ay may mga banal na kasulatan, ating buklatin, mga kapatid, ang lahat ng ibig ng mabuhay ay may kabanalan kay Kristo, ay magbabata ng pag-uusig. Ayan. Sapagkat patuloy tayong namumuhay sa sinful world, ano, mga kapatid. Patuloy yung pag-uusig sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ano, mga kapatid. At sabi diyan, maganda itong sulat sa Great Controversy. Ayan. As Satan, ano, sabi dito, habang sinisikap, ano, ni Satanas, nasisihin ng Diyos. Kasi nga, si Satan, walang ginawa yan, kundi mang-akusa, the great accuser. Ano po, mga kapatid? Ito yung mababasa natin. Isang halimbawa sa kwento ni Job. Ano, mga kapatid? Maganda yung kwento doon. Walang ginawa si Satanas kundi mang-akusa. Ano po, mga kapatid? Gayun din ang kanyang mga ahente. Ano? Na hinahangad ang mapahamak ang bayan ng Diyos. Ano, kasi nga ay maraming angels. One-third yung nahikayat niya. Ano po, mga kapatid? Ang espiritong pumapatay kay Kristo ang nagtutulak sa mga masama upang sirain ang kanyang mga tagasunod. Ayan talaga naman ang mission nila. Ang lahat ng ito itinatanggi sa unang hula na maglalagay, ano, sa Genesis 3:15, maglalagay ako ng puot sa pagitan mo at ng babae at pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. At ito'y magpapatuloy sa malapit na pagtatapos ng oras. Ayan, maganda. Yung I will put enmity between that, between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Ayan. Part na yan ng biyaya, mga kapatid, ng ating Panginoon. Grace niya yun sa atin, mga kapatid. Ayan. At paano natin mapapanagumpayan dyan, mga kapatid? Sa James 4:7 ang sabi, submit. Ano, mga kapatid? Pasakop tayo. Sabi dyan eh, pasakop mga kayo sa Diyos. Datapat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo, mga kapatid. Maganda, ano po, tayo'y yung pagpapasakop ay part na yan ng biyaya, mga kapatid. Magtatagumpay tayo, patuloy tayong lalaban sa paggawa ng kasalanan kung tayo'y nagpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda, mga kapatid, ng ating morning devotional. Nawa tayong lahat ay lumakas, ano po, sa tinapay ng buhay na ating kinain. Bago tayo pansamantalang magpaalam, mga kapatid, tayo muna ay magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ano po. Dakila at pagpapalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa tinapay ng buhay na aming kinain. Pagpalain nawa ang bawat isa, mga kapatid, aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay, sa mensaheng aming tinanggap. At gayon din, maishare namin ito, Panginoon,
sa buong maghapon na aming pakibaka. Pangunahan kami, Panginoon, lalong-lalo na sa araw na ito, preparation day na pinagkaloob nyo. Ano, bukas kami ay magpupuri sa iyo sa araw ng Sabat, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy niyong gabay sa amin. Maraming maraming salamat. Nawa masumpungan kaming gumagawa sa inyong bukirin. Panginoon, maging asin kami ng sanlibutan, maging liwanag kami kung saan man kami naroon. Iyon lamang ay magagawa namin, Panginoon, kung kami magpapasakop sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy kaming gumawa at maibahagi namin ang biyayang aming tinanggap mula sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang pagkakasala, gayon din sa patuloy niyong pagdinig sa aming mga dalangin. Salamat sa pagtitoy aming hiniling, alang-alang sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus ang aming tagapagligtas. Amen. Patuloy tayong bumabati sa ating mga ginigiliw na tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao, dyan sa gitnang silangan at kung saan man kayong parte ng mundo. Good morning po mga kapatid. November 5, 2021, ayan, preparation day po. Gising-gising mga kapatid. Kung ano tayong mga yung ating mga gamit ay i-prepare na natin sapagkat ay bukas po ay Sabado, ano po, Sabat, araw ng Sabat, araw ng kapahingahan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tayo muli magpupuri. Ano, maraming maraming salamat at patuloy kayong sumusubaybay sa programang Tinapay ng Buhay, yung morning devotional natin. Kailangan natin ito, mga kapatid. Wala man itong programa ito, dapat tayo nag-aaral ng ating salita, ang salita ng ating Panginoon. At pangunahan natin ang ating umaga, ano, sa pag-aaral at pagkain ng Tinapay ng Buhay, yung Bread of Life, ano po, yung Word of God, upang maging kalakasan natin. Ano, ayan. O, kung saan man kayo abutan ng pabalitang ito, ay i-share natin, ano, mga kapatid. Iyan ang ating misyon. So, muli, bumabati kami. Bukas, mga kapatid, ay patuloy tayong makinig ng programang Kingdom Voice. Ayan, maganda yung topic. At syempre, mamaya po, pinaplag natin yung Night 2. Ano po, yung mga kapatid natin dyan, yung Death Duck. Ayan, yung evangelistic effort. Ayan. Maraming maraming salamat po. Pagpalain nawa ang bawat isa sa atin. May God bless us all. Thank you.